Nagsalita si Bildad. Ikalabing walong kabanata. Pagkatapos, sumagot si Bildad na taga Shua. Job, hanggang kailan ka ba magsasalita ng ganyan? Ayusin mo ang sinasabi mo at saka kami makikipag-usap sa iyo. Ang tingin mo ba sa amin ay para kaming mga hayop na hindi nakakaunawa? Sinasaktan mo lang ang sarili mo dahil sa galit mo. Ang akala mo ba'y dahil lang sa iyo, pababayaan na ng Diyos ang mundo o inilipat niya ang mga bato mula sa kinaroroonan nila? Sa totoo lang, ang taong masama ay tiyak na mamamatay. Ang tulad niya'y ilaw na hindi na magbibigay ng liwanag. Magdidilim sa kinaroroonan niya dahil mamamatay ang ilawang malapit sa kanya. Noon ay may katatagan siya, pero ngayon ay bumabagsak. Ang sarili niyang plano ang siya ring sisira sa kanya. Siya mismo ang lumakad papunta sa bitag at nahuli siya. Hindi na maalis doon ang mga paa niya. Inilagay ang bitag sa dinadaanan niya at tinabunan ng lupa. Napapaligiran siya ng mga bagay na kinatatakutan niya at parabang hinahabol siya ng mga ito saan man siya pumunta. Dahil sa pagkagutom, unti-unting nababawasan ang lakas niya at ang kapahamakan ay nakahanda para ipahamak siya. Ang balat niya ay sinisira ng nakamamatay na sakit at nabubulok ang kanyang mga paa at kamay. Pinaalis siya sa tahanang kanlungan niya at dinala sa harap ng nakakatakot na hari. Mawawala ang tirahan ng masama dahil masusunog iyon sa nagniningas na asupre. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na natuyo ang mga ugat at mga sanga. Makakalimutan siya ng lahat dito sa daigdig at wala nang makakaalala pa sa kanya. Palalayasin siya mula rito sa maliwanag na daigdig patungo sa madilim na lugar ng mga patay. Wala siyang magiging anak o apo at walang matitirang buhay sa pamilya niya. Ang mga tao sa saan mang lugar ay magtataka at matatakot sa mga nangyayari sa kanya. Ganyan nga ang sasapitin ng taong masama na hindi kumikilala sa Diyos.